Hello guys, welcome back to my YouTube again. No? Welcome back again. Ayan guys, maraming salamat sa mga nanonood ng aking videos. For today guys, pag-uusapan natin. 1, 2, 3, fuck it. Natin is ang 5 duties of an OFW. So ano ba yung mga duties natin bilang OFW, no? Kahit naman na tourist ka lang or pupunta ka sa isang bansa, kahit papaano, meron ka dapat alam, no? Lalo na sa mga magbabalak mag-abroad. So meron tayong 5 duties of an OFW. So duty, the first is duty to the family, no? So pangalawa is duty to the country. So pangtatlo is duty in our country, and duty to the agency and employees, and duty to ourselves, no? So pag-uusapan natin ng number one guys, kung ano ba yung duty to the family. So diyan pasok ang maintain regular and constant communication. So kaya tayo nag-abroad para sa pamilya. So dapat naman guys, no, regular ang ating communication sa ating pamilya, kasi kadalasan na nangyayari is na homesick kung sino na lang ang pinang-chat, no. So dapat constant talaga. At saka dapat alam din nila, updated sila sa mga nangyayari sa atin dito. At updated din tayo sa mga nangyayari sa kanila. Ensure regular remittance. So kung lalo na sa may mga pamilya, no, kailangan is ensure mo talaga yung regular na remittance, kasi kaya nga tayo nag-abroad para sa pamilya. So dapat maintain natin yung ating padala. So material and moral support. So pasok mo rin siya doon. So maintain moral and spiritual values. So nasa ibang bansa tayo, so dapat yung moral natin dito at ang ating sarili, no, dapat i-maintain natin yan, na hindi tayo maging goodwill tayo sa ating sarili. So pangalawa is duty to the other country. Regular communication with the Philippine Embassy and Consulate. So importante yan guys, no, lalo na kung madidestino ka kung saan lugar, dapat alam mo yung embassy natin. Alam mo kung nasaan ang ating pamahalaan dito sa Riyadh, no. Kahit saan bansa naman, dapat alam mo para may madali kang matakbuhan. Tatlo is duty to the to host country. Learn about country and destination. So simple, pag mag-abroad ka, dapat alamin mo muna kung saan bansa ka, at pag nalaman mo, alamin mo yung kanilang relihiyon, ano, alamin mo ang kanilang kultura. Hindi lang yung basta-basta na sasaba ka sa isang giran na wala kang dalang baril, wala kang dalang sandata. So kailangan alam mo rin yung kanilang kultura para lang sa ganun guys, makapag-adjust ka na at malaman mo na kung ano yung mga bawal at hindi na dalhin, o ang bawal at iiwan mo yung mga ugali mo sa Pinas na pangit, no. So dapat alam mo yon. So respect the religion and custom and tradition. So yun guys, i-respect natin yung mga relihiyon. So iba-iba mga relihiyon natin. So lalo na especially mag-abroad ka, especially abroad ka, no, magtatrabaho ka bilang OFW, i-respect mo. Kung napunta ka sa Chinese, igalang mo. Kung pupunta ka sa Arab countries, iba, usually Muslim yan, Islam. So dapat automatic yun, galangin mo. So that is respect and observe their law. So law, importante yung law, no. So iba-ibang bansa, iba-ibang relihiyon, iba-ibang law, iba-ibang batas. So sa Pinas, di ba, walang death penalty. So dito sa Saudi Arabia, may death penalty. So yun, napakabigat nun kung mapunta ka sa ganung kalagayan, no. I-observe mo yung kanilang batas, no. Kapag bawal, huwag mong gagawin. Huwag ka mag-inom ng alak, huwag ka magbibinta ng alak, huwag kang gagawa ng alak, huwag ka mag-shabu, lahat ng bawal, huwag mong gagawin, kasi alam mo nang bawal, eh. Kaya ka nga nag-abroad, di ba? Kaya nga tayo may mga pidos, no. Meron tayong basta ganun yun, pipidos tayo, pinag-aralan. So assist and cooperate with co-workers, no. So kailangan sa mga katrabaho mo magkaroon ka ng initiative, no. Magkaroon ka ng duties. So kailangan maging maayos yung relation mo sa mga katrabaho mo.
Huwag yung basta bara-bara lang, no? So, kasi nga nasa ibang bansa ka, so halos usually ang kasama mo dyan is mga Pilipino din, kailangan maging maayos ang relasyon nyo sa isa't isa. So, pang-apat is duty to the agency and employees. Provide correct and accurate information. So, ngayon guys, pag nandito ka na, yeah, ibigay mo yung tamang address mo, lahat ng information mo dapat tama. So, sabi mo sa employer mo, tama. Para na sa ganun guys, in case na may problema ka, madaling masolusyonan, di ba? So, understand the terms condition of the contract. Pag abroad ka dapat guys, alamin mo muna yung mga terms and condition. Hindi lang basta ka magpe-perma, magkano ba ang sasahulin ko dito, ilang oras ba. So, dapat alamin mo yan pag OFW ka. Hindi yung basta lang na-apply ako, pagdating dito sa ibang bansa, dito ka na magtataka. Pagdating pa lang sa Pinas, nakita mo na ganito, pabago mo na agad or magreklamo ka na sa agency mo. Huwag na yung bagong lahat, huli na ang lahat, magreklamo ka. So, ito guys is based lang naman sa mga information na nakalap ko, no? So, report and any problem immediately. So kung may problema ka, i-report mo na, wag na yung huli ng lahat, di ba? So maraming case yan nandito guys, saka na magre-report pag may nangyari na. Sa umpisa pa lang na minamaltrato ka ng amo mo, especially sa mga household worker or domestic worker dito sa Saudi Arabia. Usually, naabuso, nasasaktan, naabuso ngayon. So napakaraming nangyayaring problema, no? So tinutulungan naman tayo ng ating embahada niyan. Meron naman tumutulong sa atin, no? So ang panglima is ang duty or ourselves, no? So adjust to your country of destination. Yung parang kanina sabi ko nga, so kailangan sa Pinas pa lang naka-ready ka na. So kailangan kung mag-abroad ka, abroad, hindi yung dadalawang isip lang dahil sa trabaho. Kung mag-abroad ka, kailangan buo yan. Pag-isipan mo muna bago ka mag-abroad. Hindi yung abroad lang ako na parang pinabili ka lang ng toyo, asukal, gano'n. So, kailangan pag-isipan mo ng buong buo yan kasi ibang bansa na pupuntahan mo. Wala ka ng ibang katuwang kundi sarili mo lang. Self mo lang. Save the plan for the future. So, ano ba yung save plan for the future? No? So kailangan guys, in the future meron kang plano, hindi lang yung abroad ako na wala-wala lang, di ba? Kailangan mag-abroad ka dahil may plano ka. Kung gusto mo mapagaan yung buhay mo, kailangan magsumikap ka yon para in the future meron yung mga pinaghirapan mo, may mapupuntahan. Hindi lang yung basta ka nag-abroad lang, no, para sa sarili mo at kundi para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Kailangan paghandaan mo yan. Mag-ipon ka, mag-invest ka, yan, no? Magkuha ka ng mga negosyo, kahit pa paano, maliit na negosyo, at least may negosyo ka. So, be kind to yourself. So, huwag mo papabayaan yung sarili mo. No? Kailangan mo rin siyang alagaan. I-treat mo rin naman yung sarili mo sa pagpapakahirap mo sa sarili mo. So, ayan guys, yung ating duty, no? Of an OFW, no? So, sana kayo pa ano sa maikling ano, sa maikling video na to. Meron kayo nakuhang substance, meron kayong nakuhang aral, no? So yun guys, ang OFW yun ang 5 duties niya. Kailangan isa-puso natin niya. Duty to the family, duty to the country, duty to the host country, duty to the agency employees, duty to ourselves. Maraming salamat sa pakikinot at shoutout kay Girl Tapang. No? Ayan. See you in the next vlog. 1, 2, 3, funk it!